Mga kapatid kong Pilipino, nandito na naman ako sa harap ninyo. Ako yung may reklamo, hindi ngayon kayo sa akin, kung ako ang magreklamo sa inyo. Una, itong quarantine natin, enhanced o ano, it's really intended to protect the other guy. Kung ayaw mo na ma-protektahan ka, then the reason behind kung bakit ka pinipigilan is para sa kapwa-tao mo. In the sense na kung ayaw talaga ninyong maniwala, nagmamatigas ang ulo ninyo at kulang yung disiplina, aba, talagang hindi to mahihinto. Kasi every time magdidikit kayo, nakita ko, nagsasabong kayo, may painom pa. You know, I'm calling on the local government units to kindly just follow the direction or guidelines. Hindi nga naman ako namimilit. Hindi nga ito Marcelo eh. And even dyan yung Marcelo, you do not put people in prison. Walang rason ang Marcelo kasi wala namang virus dyan, wala namang bacteria, wala namang whatsoever. Hindi nga naman ito Marcelo, pero parang Marcelo na rin in the sense that I have to impose something on you. For your own good and for the good of the country and people. Sa akin, you know, pag ayaw mong sumunod, ako lang ang if you ask me, sige, bahala kayo. Aba, pagdating ng panahon, huwag kang pumunta sa akin, huwag pa ospital ka, tapos ako pa ang pagastusin mo. Iginusto mo yan eh. Ngayon, alam ko na sabik na kayo. Para kayong taga-Bilibid, lahat tayo, pati ako. Hindi na lang ako makauwi sa Davao. Birthday ng apo ko, birthday ng yung partner ko, birthday ng anak ko, hindi makauwi. Bakit? Hindi ako pinapayagan ng mayor doon na makapunta. Walang eroplano na may pasahero makalanding sa Davao City. Pinagbabawal ng mayor doon. Eh kung sang-ayon ba yan sa instruction ko o yung rights of the people to travel, malaking debate na yan eh. At saka ayaw ko makipag, quarrel with anybody, especially the mayor of Davao City na anak ko, hindi naman nung patalo yan. Magsisigawan lang kami, mukhang gago kami sa publiko. So, sundin lang natin. Ako mismo, gusto kong umuwi, birthday ng anak ko, birthday ng apo ko, birthday ng partner ko, hindi nga ako makasakay ng eroplano kasi hindi ka pala, you are not allowed to land. That's the problem. So kung pilitin mo, baka puntahan ka doon at yun no, the mayor. Baka doon mismo bulyawan kaming lahat. Wala tayong magawa dyan kasi yun ang patakaran niya to protect the people of Davao City. Wala ho may gusto. Ako mismo naiinip na. Nagmumura na ako. Every time I wake up, kakain ako, breakfast, nagdadaldal na ako sa ito, yung ano bang klaseng buhay inabot natin dito sa mundong ito ngayon. You know, as far as I can remember, walang ganitong nangyari, yung epidemic. Epidemic is kung sa Pilipinas lang. Pandemic is yung buong mundo.
tayo ang nakatikim ng pandemic. And ang sakit nito, mahirap awain. Hindi mo makikita at basta na lang yung transmission. Sabi ko nga, I do not believe na yung sabi, 2 days after the warning, nag-lockdown ako. I believe that even during the previous months, meron na yan at nakapasok na dito. Hindi lang alam ng mga tao. So yung hindi nakapag-ospital, mahirap. And that is a very terrible, yan, the irony of it all, yung namamatay sa bahay at sinabi lang may lagnat, hindi naman nakapag-examine sa doktor. And for all you know, nandyan na yan. Yung COVID na yan could not travel more than 2 days. Nandito na yan, daladala na yan at ng ating mga bisita. Ayaw ko naman magdada ngayon. Hindi naman nila gusto. Sino bang may gusto na patayin ang kapwa-tao mo, pati yung mga nasa bayan mo? Walang may gusto ng ganun. Ako ayaw ko. Po nakikita, kunting panahon na lang. Sinasabi ko sa inyo yan, ang nagbabasa ako at nakikinig ako, lahat ng istasyon, BBC, kung ano na lang, at yung mga briefer, meron akong mga hindi bakuna. Kasi yung bakuna galing talaga sa loob ng tao kukunin, tapos i-culture. Ito ang ano nila, parang killer. Inumin mo, hindi naman galing sa katawan mo, it's a chemical, I suppose. Tapos papatayin yung problema nito, pati yung ibang cells, papatayin rin niya. And that could be a problem. But the experiments are getting into high gear. Baka makakita tayo ng lunas in a few days. Once there is the yung ma-perfect nila, and they are ready to market the medicine, I will lift immediately. Not a single not even a single moment of delay. Patanggalin ko yan kasing inip na talaga rin ako. Nang ito mga local government units, I'd like the DILG to investigate sino ang pasabong pati yung nagiinuman. Alam mo, sa totoo lang, yung kayong nagsasabong pati nagiinuman, ibig sabihin may pera kayo. Kaya ko pinapaano kung saan eh. Do not expect any help from me. Sabihin ko talaga. Yun ang huli. Sorry na lang. May pera pala kayo pang sabong. May pera pala kayo pang inom. Di ibigay ko na lang. There's not enough to go around. Hindi talaga makasya. We're getting low sa supply ng pagkain na. Ilang araw na yan buong Pilipinas pinapakain mo. 18 million families. Sa isang pamilya, ilagay mo na lang 4-5. Ilang bunganga yan. Yung counting natin na pamilya, in a family, magtanong tayo ilan sila. Kaya yung assistance binibigay ng gobyerno, dapat talaga gamitin ninyo sa wastong paraan. Now, for those people who are identified by the barangay captains and the mayors who are violating the quarantine, pasensya ho kayo. Help would not... kung ganun may pera pala. So, kulang na kulang, ibigay ko na lang talaga sa yung nangangailangan at wala nang mapuntahan. The thing is, you must not
reduce the population into something like they are hopeless.